And some believed the things which were spoken, and some believed not. And when they agreed not among themselves, they departed after that Paul had spoken one word. Will speak the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers, saying, go unto this people and say, hearing shall ye hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive. For the heart of this people is prosperous, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Make known therefore unto you, the salvation of God is sent unto the Gentiles, and that they will hear it. And when he had said this verse, the Jews departed, and had great reasoning among themselves. And Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, and received all that came unto him. Sabay-sabay. Preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ, with all confidence, no man forbidding him. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. We pray na tutulad kami sa example ni Paul at iwasan namin ang example ng mga Hudyo dito, Lord. I pray na kayo po ang manguna sa amin, na makita rin namin ang sarili dito, Lord, kung saan dapat namin adjust. Sa iba rin, Panginoon, na dapat namin iwasan at di gayahin dahil kayo po ay ang malalaman namin, kayo po ay banal na Diyos at gusto niyo po kaming mag-develop, matalino, maglingkod na maayos. Therefore, ayusin po namin yung sarili namin, mag-adjust kami. Ano pa yung dapat naming alisin sa aming sistema? At ano pa yung dapat idagdag? Magandang asal, magandang gawi. At virtues, Panginoon, ito yung madagdag sa amin. Yung mga kasalanan, maiwasan at bulor. So, I pray na bawat isa'y matututo. Magpupuri kami later sa inyo. Nakapulad kayo malo natin. Jesus name we pray. Amen. Amen. Mga kapuna po. Good morning po sa lahat. Good morning. Preaching natin ngayong umaga ay sama po ito sa series ng Sins to Avoid. Okay, ang title po natin, Bingi ka ba? Okay, ito yung sa series din natin na kaba. Ayan tayong series na kaba eh. Ano yun? Job forms ka ba? Board ka ba? Ano pa yun? OA ka ba? Ano ba ganun? Wala pa. Susunod yun. Nabudol ka na ba? Ayan. Pero ito medyo may kinalaman sa yung verse kasi dito. May nireview ko yung isa, yung board ka ba? Sa term natin doon is yung dull of hearing. So pag sinabi yung dull of hearing, either tinatamba, hindi makakinig, or nakikinig pero hindi natututo, ganun yun, you know, boring, ayaw makinig, yan. Okay, dull of hearing yung term sinabi dito. At ang pinasabihan niya dyan, yung mga Hudyo. So hindi lahat ha, kasi iba nanampalataya, naniwala. Iba, hindi na, kahit malinaw na, sabi doon, in-expound na yung salita ng Diyos, di pa rin naintindihan, ayaw pa rin sumunod. So may mga taong ganyan, gu-focus tayo ngayon ganun para wala tayo sanang ganun dito. Kung meron man, mabawasan, okay, ibig sabihin, mabawasan yung tigasan ng ulo, or mag-improve ba, na maging receptive, yun po yung kabaligtaran po niyang dull of hearing. Receptive, yung mga narinig mo, lalo tama, malinaw sa kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, ba't di ka makikinig? Ba't di mo i-apply? So yung maganda doon, receptive, yun yung virtue. Dapat tayong magkaroon. Okay, so isa-isa natin dito. Ito po yung huling chapter na Acts. Ito ko po ang ating title is Bingi ka ba? And subtitle natin is When People Can't Seem to Hear. Parang may mga ibang tao nakikinig pero hindi nakakinig, hindi nakaintindi, hindi sumusunod, paulit-ulit, kailangan mo ulit-ulitin, ulit-ulitin. Pag inulit mo na, makukuha, tapos makalimutan naman. O, so hindi yun desirable na trait, no? Kasalanan din yun. May dahilan. Bakit ikaw ay kailangan sabihan? Tapos, pinakamalala niya, pag tinatanong ka na, bingi ka ba? Di ba? Nalala ko, may commercial sa, si Shaq ba yung bad? Sa basketball. Sabi naman sa rep,
Are you blind? Kasi nakita mo naman, di ba, tumatawag ka ng mali. Ano naman mag-basketball, di ba? So yung referee, tinatawag niya yung foul ba yan, 3 points ba yan, ano may nasa linya, out of boundary, anong tawag, hindi ko alam yung mga out of bounds. So lahat yung dahil, kaya nakatutok yung, ano, nakatutok yung referee. So yun naman, dapat mata. Tayo mga Kristiyano, ito, alam kita nyo, ito yung pinaka-importante sa atin eh. Do importante yung mata, importante yung tenga. At yung tenga, nakakunig yan sa utak. Amen. So pinaprocess mo, hindi mo lang pinapakinggan. Pag napakinggan mo na, i-register mo na doon. Ito yung mga hindi gusto ng Diyos. Okay, ito yung gusto ng Diyos. So gawin mo itong gusto ng Diyos, iwasan mo yung hindi gusto ng Diyos. Diba? Ito yung mga kasama sa akin, ayoko niyan. Ito yung mga kabuti, yan. So nakikinig ka lang, pinapakinggan mo, pumapasok, process mo, record. Hindi, kung talaga masipag ka, reviewin mo pa. Yun naman ginagawa natin dito sa preaching actually. Kaya minsan ako, pag tinitingnan ko lang summary natin sa YouTube, alam ko na ito, itong na nag-preach ako nito, ito may bago kami member dito eh. Kasi alam ko na eh. Kaya may dahilan po kasi lahat, halos, ng ating pinipreach, minsan may mag-trigger niyan. Kaya, actually, kaya nga pa ako sa inyo noong Thursday, di ba dapat ano tayo ngayon sa dance, tsaka sa about mga bakla, di ba? May title na nga agad eh. Ano yun? The Miserable Life of the Hypocrite Sodomites. Parang ganyan. Okay? So, soon. Abangan. At this time, ang pasin ko, iba parang di nakikinig, di natututo. Okay? So, again, lahat, para sa atin lahat to. Kasi iba-iba tayo ng kahinaan. Pag nag-a-appeal sa iyo isang bagay o sanay ka na dyan, magaling ka dyan, mabilis ka mag-pick up. Pero pag may mga isang kahinaan mo, parang hindi mo narinig kasi ayaw mong iwanan. Diba? Sabi yung huwag kang mag-TikTok. Kunwari, ganun. Eh, sa'yo kasi yun ang buhay mo. Kunwari. Hindi mo agad. Hindi ko narinig yun. Sinabi naman ni, ano, hindi naman lahat dun kalokohan, diba? 99% lang. Kaya, diba, hindi yan. Iwasan mo na lahat. Okay, so isa-isa po natin dito, ang mga points natin dito, manggagaling, dito muna tayo sa context ni Paul, para sa mga bago rin, tsaka sa mga ma-review natin to, no? Si Paul ay, sabi natin, pinaka-naging prominenteng apostol kahit nahuli po siya. At sa Book of Acts, ito po yung, yan po yung Book of Acts, pero ang actually, ang, yan ay, ang buong pangalan ng libro is Acts of the Apostles. Sa Tagalog, mga gawa ng mga apostles. So, ano ginagawa nila? Hindi kalokohan, okay? Kaya lahat ng na-record na ginagawa nila dito, pwede natin patay sa sarili natin sa mabuti. Pag nakita tayo masama, alam natin, huwag natin i-follow yun. So, starting, hindi ko makakalimutan sa kay Stephen kasi nag-umpisa yan, di ba? Sa Acts 6, siya pa'y nakilala. Acts 7, yun yung speech niya. Nabanggit na si Paul doon, na Saul pa siya dati, kalaban siya. Bandang huli, bumalik kay Peter yung kwento. Pero bandang huli, nung na-convert si Paul, tuloy-tuloy na sinunda na po siya ng Book of Acts. So, ganun ka, ano si Paul, ibig sabihin, yung Acts parang siya na yun eh. Halos. Si Peter din. Pero, pag binilang mo po yung ano kay Peter, talagang lugi siya kay Paul eh. Kasi, ganun yung, ano yung sinasabi ng Diyos sa atin doon. Obviously, importante to, sundan din natin. Ano nangyari kay Paul, in-emphasize niya yun, i-ano din natin sa isip at puso natin, importante yung mga nangyari kay Paul. Kaya sana pa sa mga bago, no? Ano nangyari kay Paul? So, dati siyang persecutor, bandang huli siya'y na-convert, siya'y naligtas, and then siya'y sumunod sa Panginoon. At na-realize siya, ang background niya, Pharisee siya, siya'y Hudyo, Pharisee of the Pharisees, ibig sabihin, pinaka-strict, pinaka-devoted sa religion nilang Judaism. Okay? So yung Judaism, parang may kinalaman sa katotohanan niya sa Bible, pero nag-stray away na. Okay? So, ibig sabihin, kaya minsan may hirap na hirap yung ibang intindihin, yung ano ba si Jesus daw, Hudyo ba? Anyway, kaya tayo inaaral natin, yes, nung panahon nila, salamat, kahit paano nag-exist pa rin yung Judaism.
And therefore, may context yung mga tao na manampalataya dapat sa Messiah. Nung dumating si Jesus, lahat ba naniwala kay Jesus? Sana dapat eh, kasi siya tagapagligtas, siya magiging, pero hindi lahat eh. At sa panahon dito ni Paul, medyo matagal lang namatay sa Panginoon dito, still, struggle sila, parang tayo, soul winning, di ba? Na manampalataya dapat yung mga tao, hindi lahat, hindi basta-basta yan. Kaya ngayon, so ano pa, ano nangyari kay Paul? Marami siyang mga pagsubok, nag-missionary journey siya, tatlo yan, bali lahat. Ang ganda ng ginawa niya, mission talaga, nagtatanim ng church, nag-preach, pinapalakas yung mga kapatid doon sa isang lugar. And then, pag okay na, magtanim na naman siya ng ibang church, ibisitahin niya, ganun ginawa ni Paul, tsaka ni Barnabas, ni Silas, yung mga kasama niya, kumpanya, si Luke, Timothy, yan. So at the end of his life na, yung malapit na siyang mamatay, hindi siya nandun na record dito, pero tuloy-tuloy lang siya. Nangyari sa kanya, kasi tuloy-tuloy po siya, ibig sabihin, hindi siya yung humihinto, hindi siya yung tipong likod ng Diyos na, okay, may nakapaglikod na ako ng 10 taon, okay na yan. Lalaylo na ako, alam niyo yung lalaylo? Sabihin na, hindi na ako masyadong masipag, hindi na ako masyadong matapang, hindi na ako masyadong makikipag, ano ba, involve yung sarili ko, yan. Ganun po yung iba eh, kaya isa nakakatiso din. Kasi ang paglilikod sa Diyos, ang Diyos naman ay hindi natin maabot yung kanyang kalulatian niya. Bakit humihinto ka? Learning pa lang, hindi na titigil dapat yan. Ba't yung iba sa atin, tumitigil? Meron ka nang pinagpalit pag ganun. Si Paul, hindi ganun. Tuloy-tuloy siya eh. Hanggat ano yung magkakamot. Kasi nga, alam niya, sigurado langit. Amen. Meron lang tayo dito, time period, kung kailan tayo maglilingkod sa Diyos sa lupa. Dito ka mag-ipon ng rewards. Eh bakit yung papapetiks-petiks ka dyan? Para ka naiklihan sa buhay mo. Kasi nga, maglingkod ako ng 10 taon, yung other years ko na, okay, retire na ako, happy-happy na ako. Hindi ganun ang utak ng maayos na likod ng Diyos. Kasi Paul, tuloy-tuloy lang siya, tuloy-tuloy. E di tuloy-tuloy din yung persecution. Talagang ibig sabihin, kumbaga sa laro, sa laban, may challenge. Kasi kahit sa mga games show, diba? Tsaka kahit sa buhay. Ganyan, pag tuloy-tuloy ka, andun yung consistent din yung challenge, challenge, challenge. Humihirap, humihirap. Pero masaya. At exciting. Yan. So dumating nga, na grabe na yung marami siyang best na gusto siyang patayin, hindi naman siya namatay kasi hindi pa kalooban ng Diyos, hindi pa awad niya oras. Pero sa mga nangyari sa kanya, kaya siya nakarating ng Rome, mamaya titingnan natin dito, mabalaan din natin. Pero kailangan kwento ko muna lahat eh. So sa kanya paglilingkod sa Diyos, what happened? So hindi po siya yung tipong ibang pastor, nag-preach na lang yun para lang makapag-preach eh. Para mga teachers sa public school, hindi, kahit sa private po. So, kahit sa private school. Sino gusto maging teacher dito? Kahit naman sino sa atin eh, magtatrabaho. Kaya ka nalang pumapasok dahil sa pera. Pero nung una, hindi ganun. Kaya ako maging teacher, gusto ko yung mga estudyante, matuto, maganda. Kaya ako magiging, trabaho matino, walang ano dyan, showbiz. Kaya ako magdodoktor, kasi po, gusto kong gumaling yung mga tao, ayaw ko sila magkasakit. Wow, sana totoo. Yun dapat. Pero yung mga doktor, baliktad na rin. Hindi lahat ha. Yung ginagawa nila, kung dinidikta sa kanila, hindi naman nagagamot, pero sabihin, oh, ito yung ano mo. Kaya minsan tayo, pag wala tayong budget, di ba, Dok, pwede ba maging honest ka lang sa akin? Ano bang gagawin ko? Gagastos. Pwede lang gano'n, pero hindi nila sabihin yun. Bawat punta mo dyan, papaasahin ka pa niyan. Ay, tis gaganda yung condition mo. Eh, mamatay ka rin after ano? Gastusan ka pa. Ay, kaya na pang ano? Mga sundalo! Ba't nag-sundalo? Kasi wala nang mamasukan. Hindi. Iba naman, gusto maton-maton. Sige. Gusto kong maglingkod kesyo sa bayan. Yung iba totoo, pero bandang huli, pag nakita na nila, sino yung kausap ko nung isang araw? Yung mga, kaya sina Trillanes, mutiny. Sinatuklasan nila, pambira na mamatay kami dito, yung kalaban namin. Yung bala nila, galing din sa gobyerno. Yung mo yun. Kaya gagawin nila, yung entusiasa, mawawala na. Kasi linuloko pala sila nung mga tao sa gobyerno, tsaka sa mga
komunista, kapitalista, nagbabangay ang kunwari, magkalabang, banda ulit, magkakampi pala. Ang biktima, tayo. Buta ka napunta doon. Ano pang isa na lang na ano, magandang profession? Police! Nako, malala yan. To serve and to protect. Yun sana dapat, di ba? Dapat meron doon who eh. To serve and to protect who? Huwag sinabi na. Pwede mong doksongan yun eh. Sino mong gusto serve mo tsaka protect sarili mo, politiko, ano? Dapat the public eh. Okay, so yan yan. So meron may mga bata dito na gusto maglingkod sa bayan. At yun ang unang-una, yun ang gusto nila. Sila ay mag-protectahan yung mahirap, maglingkod. Pero ba't nang huli yan? Pag hindi na nagtuloy-tuloy yan, nagkaroon discouragement, yun na nga. To serve and to protect their pockets. Parang gano'n na. Police patola na. So hindi po lahat ha. Kaya nung bata ako, hindi ko maintindihan ba't galit yung mga preacher gano'n. Ngayon, naintindihan ko na. No? Pero again, marami pa rin pong ano. Maayos. Okay, bilang mo sa daliri. Ngayon ako, nahuli na ako. Pinagbigyan lang ako. Kasi nga, hindi naman nila tabaho yung ano, di ba? So, dapat lang yung mga ayos kung hindi mo talaga alam. Anyway, balik tayo dito kay Paul. Ito yung maganda kay Paul. Hindi siya nagtatabaw, hindi siya naglilingkod sa Diyos. Para lang may tabaho siya. At alam natin yun. Kasi ilang beses napahamak sa paglilingkod sa Diyos. Pwede siya magpa-isi-isi na, sikat na siya. May marami siyang kaibigan, gusto support sa kanya, kahit na sa bilangguan nga siya, kumakain siya eh. Nalala ko talaga si Jeremiah, di ba, nabilanggo na rin, bumili pa ng lupa, eh, okay ito ah. Eh, yung pala, sign yun sa Panginoon, di ba? But anyway, balik tayo kay Paul. So, ganito po yung lingkod ng Diyos, no, na hindi humihinto. And then, yun nga, kaya tuloy-tuloy ang persecution siya. Pero natututo siya, and then, sinulat niya dito yung kanyang experience. Ngayon, hanggang ngayon naman, yung mga tunay na lingkod ng Diyos at masibag na lingkod ngayon ng Diyos, natututo rin, hindi huminto. At parang ka nauumpog, alam niyo nauumpog? Sa amin sa trabaho, ganun niya, pag isin nauumpog, hindi ka na naupumot, diyan ka na lang. Yan. Ganun din sa atin eh. Yung mga member na pag ano, natutuwa ka na nasa church, pero lumalago pa ba? Yun ang tanong, kasi na, hinto na, naghinto na nagbasa ng Bible, okay na lang, fellowship, maganda naman yun sa mga baguhan, maganda rin sa mga datian, pero nauuntog, hindi na lumalago. At yun nga yung topic natin ngayon, bakit? Kasi, somewhere sa kanilang buhay, Kristiyano, naumpog na, hindi na nakikinig, ayaw na mag-develop. At yan ang naging problema sa atin din. Pag medyo matagal ka na sa Diyos, pero ayaw mo namang mag... Pero yung pastor, siyempre, dina-challenge kayo mag-upgrade, maglumago. Ikaw, mahuhuli ka. Diba? Tatamarin ka na. And then, nag-iisip ka na para sarili mo lang. Na, again, di na kayo pinagbabawalan mag-asawa. Kayo pa nga itutulak eh. Nasa time na kayo. Diba? Mag-anak na kayo. Well, sa mga ano, hindi yun sa mga young people, di ba? Hindi yun masama eh. Kaya mahirap, kailangan mo lumago, hindi ka lumalago. So, ang mga points na natin ngayong umaga, yung mga bagay, characteristics na lang, parang ganun, ng mga taong hindi naikinig, ganun na lang. May nangyayari sa buhay nila, tingnan natin. Obviously, hindi si Paul yun, yun yung mga Hudyo. Okay? So, tingnan natin dito. And number one, sabi dito, it came to pass that after 3 days, so ito po yung, natapos ko ba yung kay Paul? O basta yun, naglilig ko si Paul, tuloy-tuloy, bandang huli nga, hindi pala tapos yung introduction. Ang nangyayari, pinipersecute siya ng mga Hudyo. So sinusundan na siya kahit hindi na siya tinatantanan. So bang pikon sa kanya, kasi lingkod siya ng Diyos, ito makita, lingkod ng demonyo. Hindi ba kontento na, pabayaan mo siya, mag-preach siya, dito tayo makinig. Hindi sapat yung hindi ka lang makinig. Hahabulin natin yung parang walang makinig sa kanya. Walam nyo na ngayon kung ano nangyayari sa Christianity, di ba? Lalong lumago. Doon marami rin peke. Still, hindi mo ma-imagine na magkakaganto yun. Ang Christianity na ngayon, parang kanto-kanto, buong mundo. Okay?
Kahit nga yung mga Muslim na hypocrite itong mga Muslim eh. Alam niyo ba hypocrisy ng mga Muslim? Pag yung Kristiyano pumunta sa bansa nila, bawal. Pag sila pumunta sa ano, nagde-demand pa sila ng bakit yung mga Muslim, walang ganyan sa Pilipinas. O holiday rin dapat kami, pambihira kayo. Loko-loko pala kayo. Pero hinahayaan natin kasi yung Christianity, tolerant yan. Huwag lang sobra. Amen? Amen. Kami natin walang tayo ngayon. Tinotolerate natin na sobra naman. Hindi na pwede yun. Okay. Sana tayo. So, yun na kay Paul. So, yun nga. Dahil nagiling ko siya naman sa Diyos, ayaw na siyang tantanan. Ang ginawa niya, nag-appeal siya kay Caesar. Nakakulong na po siya noon. Nililiti siya. Wala namang masabi sa kanyang mali. And nakakulong na siya. Gusto pa siyang patayin. Ano mo gusto nyo? Nakakulong na nga eh. Galit na galit eh. Mga anak ng demonyo kay Paul. Kaya, may pagkakataon si Paul. Alam niya kasi din yung batas. Wala, hindi nyo masosolve itong problema. Ito ay appeal lang to Caesar. Kumbaga sa atin, alam nyo ba yung ano, Supreme Court? May mga case kasi na hindi ano hard case, di ba yan? Hard case. Ibig sabihin, hindi kaya ng RTC, hindi kaya ng mga ano dito, masyadong maraming involved. So, nag-appeal sa higher court. So, siya, ganun siya. So, yun na. So, tapos na tayo. So, ano yun, nangyari. Hindi pala tapos. Nung papunta na siya sa Rome, dami siya pagsubok, na-shipwreck pa siya. So, bandang uli, nakapunta siya. So, dito na yung tagpo natin ngayon. Kaya sabi dito, so siya ay na-house arrest na, so hindi siya malayang gumala kung saan niya gusto, pero malaya siya sa within the vicinity, may guardia siya, pero hindi siya nakatali na. Okay? So anong ginawa niya? And it came to pass that after 3 days, Paul called the chief of the Jews together, and when they were come together, he said unto them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people or custom of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. Basta madaling sabi, kinausap niya ngayon kasi napunta na nga sa Rome, nagagawin niya doon, ang mga paglilitis mo, hindi yan mabilis. Kasi pinipuipila yan eh. So, hinayaan mo na siya ng konting kalayaan, eh, inalaw naman siya magtawag, at kung anong gusto niyang gawin, wag lang siyang lalabas, wag lang siya tatakas. So, ginawa niya, dahil importante sa kanya yung gawain ng Diyos, at sana sa atin din, alam niya po, yung mga Hudyo nung time na yon, ano yan, very crucial. Kasi yung mga Gentiles, pwede mong turuan yan. Hindi nila alam yung background ng Bible, Old Testament. Hindi masyado. Okay. So kaya pinatawag niya, at alam niya, pananagutan niya sa Panginoon niya, dahil siya ay Pharisee, siya ay Hudyo. Though si Peter yung tinawag sa mga Hudyo, eh, ewan ko, nasa na si Peter, di ba? May ginagawa siya, I'm sure, importante. Pinatawag niya, and then, sinabi niya na, tuloy-tuloy po ito, na wala siyang ginawang masama para sa ating mga tao, pero siya ay hinuli. Bakit ganun? Tapos nung siya ay nilitis, wala namang masabi. Walang dahilan para siya ipatayin. Ang gusto nila patayin, bakit? Eh, wala, basta patayin yan. Nakita ba yung ganun? Yung mga Hudyo, madalas eh. At yung mga ano din, yung mga... mga tawag dito mga maton mga tawag dito mga mahilig sa gulo mga trouble maker sapay ko nga to bakit wala semantikin sa akin eh at hindi ko maintindihan yun eh nung nakamit ako ng mga ganun talagang iba yung takbo ng utak eh so walang makita sila na dahilan para siya ipatay pero gusto siyang patayin. So, kung alam niyo yung kwento dito, in-insight lang ng mga Hudyo yung mga Romans. Hindi yung Romans ang kalaban sa Book of Acts. Ginagamit lang sila ng mga Hudyo na hindi nananampalataya kay Jesus. Sabi niya, but when the Jews speak against it, I was constrained to appeal unto Caesar, not that I had ought to accuse of my nation. So, number one, ano yung characteristic, ano yung mga nangyayari sa mga taong hindi nakikinig, mga bingi? Kasi again, yung mga Hudyo po, kumpleto sila ng scripture ng Diyos, salita ng Diyos, pati yung mga gawin ng Diyos, pati mga celebration, holiday, feast. Yung turo sa kanila, bata pa sila, napaulit-ulit.
Tayo nga pala ay mga people of God, ang ganitong ginawa ng Diyos. Alam nila yun. So sa alim na makinig sila, naging problema sila. So ganun din sa church. Imagine nyo, lahat kayo dito, pare-pareho na makinapakinggan. Hindi naman ako English na English lagi. Pag lang English ako, tatagalugin ko rin. So naiintindihan nyo kung naiintindihan nyo, narinig nyo. Ganun yung mga audio. Kaya number one, ano yung mangyayari sa'yo? Actually, hindi nga sa'yo eh. Sa ibang tao. Ano nangyari daw kay Paul? Napilitan siya. Kasi ang tigas ng ulo ng mga audio, hindi niya na kayang kausapin. Eh, itong si Paul, talagang ano siya, mataas yung ano niya eh. Yung hangarin niya para sa pananampalataya. Hindi siya tipong papatalo pag hindi naman dapat. Amen? Pastor dito, yung lagi sinasabi niya eh. Nung bata raw siya, sa debate, hindi daw siya papatalo. Yun yung sabi niya. So in a way, may dahilan yun eh, actually. Kasi nga, may ginagawa kang mabuti, tapos mamasamayin ng iba, anong gagawin ng mga iba nakarinig? Pag nagmukha kang tanga, for example, nagmukha kang hindi mo alam, siyempre eh, pananagutan mo sa Diyos yun kung hindi lagi, pero minsan, in a way, ganun eh. Kaya yun, kahit ako din, hindi ako papatalo dyan. Unless, yun na nga, yung hindi na tayo makipag... lalagpas sa boundary natin, like mananakit. Of course, hindi tayo mananakit. Mayroon pang ibang, yung umura, intimidate. Ganun, yun yung mga bawal na sa atin. Di ba? Hindi natin gagawin yun. Di ba? Kunwari, si, aasarin mo, alam niyo, ad hominem, pinatawag. Pinag-uusapan niya, doktrina, magpapasok mo yung itsura mo. Tsaka yun, alam kayo kay Bante, nasagin siya kami kay Bante, di ba? Ito yung usapan natin. Ito ba, ano ba yung tama dito? Perfect ba yung King James? O hindi? Eh, nag-aral ako ng ganyan eh. Anong kinalaman nun? Nag-aral ka. O, di, pakita mo sa akin, inaral mo ngayon. Oh. Paliwanag mo nga. Hindi, nag-aral ako. Yung mga tanga yung mga, yung mga bumabati ko sa akin. Ha? Ano? So, ganito yan. Kaya number one, ano yung nangyayari? Dahil sa mga matitigas ang ulo. Mga bingi, nagbabibingi-bingi yan. Sabi nga nila, mas mahirap daw gisingin yung nag tutulog-tulogan. Yung tulog lang talaga, malimpungata lang, ay, umaga na pala. Eh, nagtutulog-tulog ha, parang si Jonah. Uy! Lahat nagpanik na dito eh. Tulog-tulogan, di magising eh. Ganyan minsan yung mga, tayo, apply natin sa atin. Alam ko, meron tayong recent, case dyan. Dalawa pa, pero... ano, apply natin sa sarili natin. Ano yung bagay na kahit sabihin sa'yo, ayaw mo? Sinabi mo, basa ng Bible, ayaw. Eh, makikita ka ng iba, hindi ka nagbabasa, hindi mo naiintindihan, kunwari lang pala, gagayahin ka nun. Ganun po yan, kaya sa church, ganun po yan, pag may mga bad example, gumagaya, kaya may tinitiwalag eh, para hindi nagayahin. So, ganun po yan, sinabi mag-pray, tingnan natin yung iba, yan, lalo mga malalaki. Kung nag-pray ka, masanay ka. Amen? Anong hindi ka marunong mag-pray? Nag-pray ka ba? Oo. Ba't di ka pasanay? Amen? Ano pa yung mga dapat yung ginagawa, hindi ginagawa, hindi naikinig? Mamaya-maya tayo sa love life. Yun ang climax eh. Ano pa? Magsipil nyo ka nga! Opo, sige po. Yung ginano lang. Pag sipil nyo, inaalis mo yung mga lahat na nakaano dyan. Pag hindi ka pang komportable dyan, mabaho. Pag ganun mo, may nagsabi sa'yo, may sumasakit, may sumasabi dyan, inaalis po lahat yun. Kailangan sabihin sa mga bata to eh. Kaya ano po, walang ano dyan, ganun na po ako eh. Ganyan. Hindi lang yan, talagang kung susugatan yung sarili mo, di ba? Sobra-sobra din naman. Pero, inaalis mo yung dapat alisin. Okay, ganun din sa... Ito, pag nag-aaral tayo dito, huwag kang kabisote, di ba? Kaya sa Bible school, minsan alamin mo rin bakit ganun, bakit ganyan. Mag-observe ka, paano sinasabi yung mga bagay-bagay. Ano yung ine-emphasize, ano yung dini-de-emphasize. De-emphasize, ibig sabihin, di masyado mahalaga ito, mahalaga ito. Inaalam po yun. Okay? O sige, punta tayo sa love life. Punta tayo pa ito eh. Nasa games muna. So, wala mo sa mga games, diba? Sabi ko nga kay Rappi.
Sa ngayon kasi, wala pa kayong matinong cellphone. E, importante yung ano yan, communication. Okay? Huwag niyo papalaro kay ano yan. Buti wala kayong aso, may aso ba kayo? Huwag niyo papalaro sa aso niyo. Turuan niyo na, may mga gamit na hindi pa, hindi laruan. Okay? E pag hindi kayo nakinig, ano mong yan? Maisira yung mga didad masira. Okay? Na medyo na, ano ako doon, ano yung topic natin, games, no? Ayan, games, paganda ng paganda yan, parami ng parami yan, walang katapusan yan eh. Pag hindi mo na control yan, ano mangyayari? Yung time mo, maubos, magkukulang ka ng time sa ibang bagay. Diba? Like yung may putating bagay, yung talagang studies, na may pakinabang tayo pare-pareho. Maadi ka na, mayroon pa ulit yan. Hindi maubos po yan. Yung kilala ko yun, nagkakwento sa inyo, iniwanan ng asawa niya eh. Babae yung asawa niya, iniwanan siya. Para ilaro yung ano ko eh, asawa ko eh. Salip na ako ilaroin eh. Diba? Napahig ka ba nun? Parang may ipapang special sa buhay niya. Ngayon, hindi naman, huwag ka na masyado demanding. Pero, yung laro dun, napaka-demanding po niyan. Iba nga, gumagastos yung mga gems, ganyan. Pag talaga, yun ang objective ngayon, kung napansin nyo. Bibitinig ha, bibigyan ka ng advertisement. Kulit naman to, bayaran ko na nga to, yan. So, nagbabayad ka, kung hindi ka nagbabayad ng pera, nagbabayad ka dyan ng oras. Pag hindi ka huminto dyan, ayaw makinig. Puyat-puyat ka na. Importante yung church. Puyat ka. Bakit ka puyat? So, tinatapos ko yung boss kasi. Ang galing ng boss eh. Dinadaya ka lang yan eh. Hindi. Kasi mga ano ako ganun. Asam na asam. Di ako nanalo. Di tigilan mo na yan. Yun lang pala eh. Manalo ka sa ano mo. Yan. Yung mat mo. Bumulis ka dyan. Yan ang tapusin mo na level. Na. Yan ang level. Anong module mo na ba? Yan ang ilaban mo. Pag ayaw mo makinig, damay lahat. Ano madadamay? Kapatid mo, pag puro ka games, mag-games din yan. Ganda ata nun, ha? Magpunta tayo sa love life. O, ganun din. Si ate, ganun. Si kuya, ganun. Ako, ganun na rin. Ngayon, again, kung matalino ka nga, hindi mo kailangan gayahin yan. Amen? Si churchmate, ganyan. Si kapatid, ganyan. Ganun na rin ako. Hindi. Matalino ka, bandang uli. Separate lives tayo. Ito mo ka ito, mga mag-close itong magkakapatid na yun. Darating yung oras, hiwa-hiwalay din kayo. Okay lang reunion, pero most of the time, kayo mag-decide sarili nyo. Alam nyo ba yan, friends? Kaya ngayon, maging matalino kayo. Ang Diyos, forever to. Pwede kang makinig sa Diyos at matuto sa Diyos. Walang hinto, walang bubong yan. Walang ceiling. Paakit ka lang ng paakyat. So yun, pag sa love life, hindi nakinig, ano nangyayari? Yan, ang dami na yan. Ano na yan, kabit-kabit na yan eh. Ano pwede mangyayari? O syempre, ang pinakapangit dyan, yung mauwi sa sakitan, hiwalayan. Pag sugat ka na sa puso, ang hirap mag-hilom yan. Pwede naman eh, pwede, kaso mahirapan ka. Positive thinker ako eh. Sana nga. Kahit yung pag-aralan mo yung psychology niyan, sinasabi nila, kunwari, bastos ka, bata ka pa. Oh. So yung paggalang na dapat meron ka sa ganyang bagay, ano mangyayari? Maano ka na? Madedesensitize ka na. Familiar ba sa word na desensitize? Desensitize, hindi ka na sensitive. Ito pala yung sa mga ano, term natin ngayon ha. Sensitive. Receptive. Pag sensitive, konting ano mo lang. Ayo. Yeah. Ay, sorry. Pag naga, tinignan ka na masama, dahil sensitive ka, hindi ka na uulit. Ganyan, di ba? At pag sinabi na, malinaw, paulit-ulit pa nga, ay, masama pala, hindi ko gagawin yun. Di ba? Alak, ang daming namatay dahil dyan, nasira pamilya. Hindi na ako ano dyan. So sensitive ka ba? And then receptive. Ibig sabihin, naiintindihan mo, tinatanggap mo. Kahit masakit. Kung ngayon ang makakabuti sa'yo, yun ang gusto mo dapat.
Kahit masakit. Ako yung sa pool, ha. Well, salamat kung nasa pool ka. Kasi lahat tayo sa pool. Lahat tayo sa pool dito. Sabi nga, kaya nga, bakit lagi na-exam sa mga aming mga pasto. Kasi, ma-reflect nyo kayo. Hindi mo kayo magpasto, pero at least alam nyo yung nangyayari dito. Walang ceiling dito. Kaya nga maganda yung ating ano, yung baptist tayo, dependent tayo. Hindi tayo katulad ng mga katoliko na pag sinabi ni Pope, ganito yan. Ito ang turo natin. Sunod na lahat yun. Mga tanga kasi mga yun. Hindi nag-iisip eh. Hindi nakinig sa Diyos eh. Wala rin sa kanyaan. Hindi tayo ganun. So tayo, unlimited talaga yung paglago natin. Kasi walang, hindi tayo mauntog again. No? So hindi ibig sabihin, pastor, yun na laging tama. So pwede ka pa rin patuto. Okay, binilisan ko na lang yun ha. Sa love life, ang dami pwede mangyari. Pwede kang kahiwalayan. Sensitize ka. Yung isang magandang bagay sana na enjoy mo for the rest of your life. Companionship. Even yung alam nyo na. Ginagawa. Masarap yan kahit ang matanda na kayo. Kung kaya nyo pa. May humihinto din po yan. Diba? Amen? May time na hindi mo na kaya kasi wala na. Kumbaga, ano na, expired na. Kaya ganun eh. Alam nyo naman yan, diba? Sa bahay lalaki. Pero kung ikaw, inuna mo yan, ang saya mo ngayon, pag nag-expire agad yan, wala ka na, laos ka na. Ang daming ganun. Kahit po si Nan, alala ko si Tito, Vic and Joey, si Vic na naman eh. Kala nyo ba masaya yon? Lokohan po yan, showbiz. Huwag kayo maniniwala dyan, maniwala kayo. Politiko, tsaka showbiz, tsaka mga sikat-sikat, mga show video sa ano, lahat yan, ano yan, pakitang tao lang yan, nangala kayo, sinasakyan lang na nila yung maganda, pakita, ganun sila, pero hindi. Okay, parang kulang pa ako sa love life, pero ano pa pwede mangyari? Makuha mo yung maling tao, kasi malandi ka eh, mamadali ka, hindi ka nakikinig, ang nakakaala nyo ng Diyos. Eh, may kilala akong ganyan, parang okay naman sila. Yun nga, parang gusto mo maging parang lang. Parang okay. Yun nga, showbiz ka. Ayaw mo nang ganun. Mas mag-reflect pa sa mga anak mo. Gusto mo rin, maayos din yung mga anak mo. So yeah, pag hindi nakinig, napapasama, apektado yung importanteng part ng buhay mo na love life nga. Amen? And then, tabaho, ganun din. Sinabi ng mag-aral, tinatawanan pa yung ano po ako eh, palakol po eh. So okay naman kung ngayon, tanggapin mo ngayon, pero mag-develop ka. Ngayon, naintindihan ko yung ibang tao kasi talaga medyo may disadvantage. Either sa alam mo na, hindi pinalad, or minsan hindi makapag-concentrate dahil sa kalagayan sa buhay. Amen? So pero again, pag mong tawanan niya, kasi kakailanganin mo yan. Eh, di mo alam, baka magpapastol ka pala. Isang araw, di ba? Pero ngayon, ganyan-ganyan ka. Oh. Di mo alam eh. Oh. Ano gagawin mo ngayon? Kung kulang ka na sa aral, kulang ka na sa time, kulang ka sa knowledge, tsatsagayin mo na rin, okay na rin yung kaso. Doon ka magsisisi na maalala mo yung mga time na sinayang mo. Kasi hindi ka nakikinig. Sinabi na magbasa, mag-aral, manalangin, at marami pang iba doon. Fellowship. Okay, huwag ka sinungaling sa kapwa mo, huwag ka mong pagkunwari. Pwede mo pang ipalawakin yan eh. Tuloy-tuloy po yan. Pag-peking ka sa basics, lalo na dito. Kaya lagi mo sinasabi ka, kahit mga pastor minsan, ganito, kahit mga worker, ganito. Paano nangyari yun? Anong paano? Walang pinagkaiba yan. Kahit sa trabaho, bakit teachers yan? Hindi niya alam yung ganyan. Bakit? Ano pa yung mga latest ano? Mga nabokya yung mga ano. Wala akong maalala ngayon ah. Pero kasi magtataka ka, nasa utak ko ngayon yung nangyari nga na tawag dito. Nabaha. Lala nyo kasi, hindi ko makalimutan kasi nabuisit ako sa gobyerno eh. Biruin mo pag sa amin, walang tubig. Tapos pag nasa napunta yung sobrang lakas po ng ano eh. Hindi, pero pag inimbestigahan mo doon, sabi pala, pinakawalan. O ba't hindi nyo pinakawalan nung may forecast pala, magpakawalan na kayo ng konti-konti, parang hindi nyo bibiglain. Ang dami na matay doon, dami na wala ng kabuhayan, kung ano man, dami. Sa katangahan nyo lang, kasi hindi nyo naral eh.
Hindi na bagong technology yung dam. Bira. O ano pa, sa amin kasi marami din mga school up sa IT. Ba't di mo alam yun? Di ba yun nga ginagawa? Yun lang ang mga ginagawa. Yun pala yun, baka sa mga IT na marahilig yung mag-games yung mga kasama ko eh. Games ng games. Adult na yun ha. Di ba naman, gala, basketball. Di ba inayos yung trabaho mo? Kasi hindi kasi nakikinig. Yun lang yun eh. Pinapalalahanan naman. So, ang daming na dito sa point number one natin, ano na napilitan daw si Paul na naglilingkod na nga, maganda na kayo paglilingkod ni Paul. Ano nangyari kay Paul? Na ano siya eh? No, in a way, parang gumanda kasi nga na witnessan niya yung mga taga-Rome. Tsaka may nabanggit pa dyan, pati yung household of Caesar. Kasi may naligtas na ang mag-anak ni Caesar. So, okay, di ba? Still, dahil lang sa tigasan ng mga Hudyo, ba't mo kailangan mapilitan yung ibang tao na gawin isang bagay na hindi convenient dahil sa'yo? Amen? Kawawa naman yung tao, hindi ka ba naawa? Kaya yung tatay mo, sa halip na makakatulong ka na, kasi matino ka, talino ka, sa halip na may kapatid ka pang maliit, sa halip na makakatulong ka na, ano mangyayari? Pasaway ka rin. Ikaw pa yung makikita ng kapatid mo, kaya naman ako ganito kasi si ate, si uye. Hindi kasi nakikinig. Sinasabihan naman, sa halip na may scholarship yun, hindi na magbabayad, gagamitin yung pera sa ibang bagay, wala, bayad. Kasi, yan nga, tamad-tamad, hindi nakinig. Tuloy natin, so alam nyo yung context. May point number ba tayo, tuloy-tuloy lang. Ano pa yung mga pwede mangyari, nangyayari sa mga tao matigas ang ulo? Hindi nakikinig, mga bingi, kunwari. Okay, ito yung nangyari sa 21. And they said unto him, okay, so, si Paul, kilala. Okay, kilala niyo ba si Paul? Kilala si Paul? Oh, yun yung ganyan. Ito mga taga-Rome, sino yun? Ay, wala naman sumusulat sa amin ganyan, ha? Ba't di mo alam? Anong ginagawa mo? Baka nag-games ka rin. O, yung mga Roman, ang ginagawa na dito, mga, anong laro nilang games dati? Yung gladiator? Yan yung puso sa kanila, eh. Nanonood na UFC. Sino bang magaling ngayon? Sino bang title ano ngayon? Sino bang title match? Sino bang champion ngayon? Sino MVP ngayon? Puro basketball kasi. Yung kapatid mo na na-convert na. Pansinin nyo dito. Ha? And said to him, we neither received letters out of Judea concerning thee. Wala sumusulat sa amin na ano, ano nangyari sa'yo? Wala rin nagsabi sa'yo na ikaw pala ay nakulong na. Ilang beses na gulpe at this time na wala pang ilang, wala pang Bible dati. Ito mga karating yan, yung isang Pharisee kasama nyo, ilang ba Pharisee? Diba? Magkakwentuhan yan eh. Uy, sige yan, ganito, patay na. Kahit yan yung mga classmate ko dati, nakabalitaan ko pa. Sino nga yun? Sino yun? Ayun, patay na pala yun. Buti naman. Diba? May classmate kasi yung bakla na patay na eh. Anyway, ba't di nila alam? Kasi hindi nakikinig, hindi nakatutok sa importanteng bagay. Sa church, gano'n, kailangan pa yung anniversary natin. Anong meron sa next week? Anong meron sa ano? Hindi mo alam kasi kahit nandiyan ka, hindi ka nakikinig. Bawal ba mag-boyfriend na ano? High school pa lang, bawal ba yun? Hindi naman nata eh. Diba? Bawal ba manligaw ng ano? Lakbat trabaho? Kaya ano, bawal ba mag short mga babae? Bawal ba yun? Ha? Bawal bang ano? Hindi kasi nakikinig eh. Kaya ngayon pag may nangyari na dahil sa hindi ka nakikinig, anong gagawin mo dun? Ito, hindi ko alam yun eh. Kwento mo na nga lang. O, sige. So, na-damage na may ibang tao dahil sa'yo. Hindi ka nakikinig. Anyway, dahil mabait si Paul, sige lang. O, sige. Hindi nyo alam. Sige, kukwento ko sa inyo. Isang araw, punta kayo dito. So, bilis ako na lang. Sabi dyan. So, inisa-isa niya na po, no? Expounded and testified the kingdom of God. Okay, so, salamat pala. Nakatend ulit sina Joanna kahapon. Ito, parang ganun pa rin eh. Kasi nga, pag kulang-kulang ka na-attend talaga, hindi mo alam nangyayari, ligtas ka ba? Ilang beses na yun eh. Hindi ko alam.
Hindi, sayang na naman sa oras. Inuulit ko na lang ulit para sa ano. So, ganun si Paul. Imagine nyo kung gano'ng kapagod na siguro si Paul. No? kaya nga andun siya. Trabaho niya, soul winner, preacher, church planter. Sa mga kapwa niya, Hudyo, wala sa hulog, wala sa loop. No? Wala sa in the know. Hindi sila in the know. Pwede, sige, kwento ko ulit sa inyo. Alam nyo ba? Nagbabasa ko yung Bible. Sa palagi yung sinet tinutukoy dyan sa Isaiah 53. Basta mag-ano lang tayo. Yom Kippur, Yom Kano, ano mga yom-yom nila dyan, di ba? Yung mga peace nila. Si Paul, alam niya eh. So, in-explain niya, si Jesus yan sinasabi sa Isaiah 53, the suffering servant. Si Jesus din yung Lamb of God. Siya rin yung lamb na in-offer para sa atin. Siya rin yung red heifer. Siya rin yung, ano yung mga nakumpara natin sa kanya? Jesus, si Joseph, siya yung tinutukoy doon. Siya yung manna, siya yung bread of life. Yun ba yun? Ba't di ka nagtataka kung bakit? Tapos merong na-meet si Joshua, captain of the Lord, of the host of the Lord. Merong nag-wrestling kay Jacob. Sino kaya yun? Ewan ko. Hindi ko na iniisip yung ganung bagay. Ganyan po yan. Kaya yung nakausap namin, pastor, litong-lito ako, ano ko pa talaga? Baptist, Pentecostal. Hindi ko na rin alam. Kaya sabi sa amin nung pastor, sa amin kasi, hindi na importante yung doktrina. Alam ko po! Hindi ko na lang ginagawa. Hindi ko sinabi ganun. Di ba? Alam niyo naman tayo, di ba? Gusto ko lang matuto, di ba? Alam ko na yun eh. Ano sabi ko? Hindi, sige po, pero sa Bible po kasi importante yung doktrina eh. Alam, sa kanila yung bola. Sige. Siyempre, depensa. Nagyabang na lang. As if ako yung tipong ma-intimidate sa kanila. Ako nga pala, sa amin, ano ako eh, parang konsyela ko dati. Pero doktrina, hindi importante. Ito nyo ba yun? Hindi nakikinig! Kaya inano ni Paul dito yung mga importanteng bagay. Kaya pala ganun si Jesus yon sa law of Moses, sa prophets, yung branch, okay? Ano ba yun? Yung sumira, doon kay Daniel, yung statue, si Jesus din yun. Yung sa Isaiah, siya yung born of a virgin, siya rin yung Emmanuel, di ba? Prince of Peace. Siya rin yun eh. Nung in-expound, ano nga yung grabe yung morning till evening. Kaya po, pag may seminar tayo dito, nakakapagod. Pero alam nyo, naalala ko si Paul, tibay nito. So, natapos na po. Ano nangyari? Nakita nila yung expertise ni Paul. Alam ni Paul lahat. Anong gagawin yung pag na, ano ka, nakita mo yun? Ito ha. Kahapon, nangyari mo dun. Oh, okay din kami sa King James. Ganun lagi yan. They will throw you a bone. Alam nila, loko-loko yung NIV na yan. Mayroon sabihin. So, sa halip na maniwala sila, iba naman naniwala, iba hindi pa rin. No? Bakit? Kasi pride na yun. Biruin mo. Kaya nga, again, napansin nyo ba? Yung kasama natin kahapon. Wala naman sa usapan yun na pinapasok eh. Hindi ko pa tinatanong yan. Kaya kami dito kasi i-share yung kaligtasan. Ganyan. Ang tagal na namin. Lahat po yan. Yung mga ano, kilala nila. Pero tanong, naligtas ba? Sinira namin? Hindi eh. Pinapronta nila yung nagawa nila na wala namang kwenta. Kasi again, hindi naikinig. Kung wala lang yung mga Hudyo, ganyan niya. Pag nakikinig, sino mo yung mga Hudyo? Kami nga pala, yung chosen people of God. Pinili kayo. Para saan? Kasi hindi ko namili ng wala lang. Namili ako para saan. Anong gagawin nyo? Anong gagawin ng Hudyo? Wala lang. Ano, para ang kinin yung lupa doon. Ha? Bakit? Anong pakinunin sa lupa? May pinagawa sa inyo, hindi nyo alam. Ako alam ko kasi binasa ko yung Bible eh. Dapat kayo yung maging light of the world nung panahon na yon. Kayo yung mag-preach ng gospel, kayo yung maging ilaw ng sanlibutan, kayo yung magpakilala sa Diyos, sa tao, sa Diyos. Ginawa nyo ba yun? Kaya nga hindi nyo na alam ngayon. Hindi nyo ginawa. Pinutol nyo doon, parang kanina sa to serve and protect. Chok, putol. Who? Diba? Chosen people of God for what? People of God for what? Kailan na applicable, hindi na sinabi. Kaya ang tigas ng ulo,
Hindi nakikinig. Kaya ang ginawa nila, kahit narinig nila, ang galing ni Paul. Ano yung nalaman yun? Nakunik-kunik niya lahat yun eh. Ngayon po kami bilang preacher, tsaka kahit kaya nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, isa sa mga nakinig ko rin sa iba, tsaka ako personally. Nag-excited ako dito, alam niyo kung kailan. Nung nakunik-kunik ko na, hindi lang history, pati politics, pati economy, nakunik lahat yan sa Bible eh. Pati purpose ng buhay mo nga eh. Pati mag-asawa, makukunik mo lahat yan. Kung naiintindihan mo salita na, hindi ka matigas ang ulo. Eh, ibang matigas ang ulo. Bawal mag-boyfriend. Bakit? Babae ako, gusto ko. Hindi naman sinabing forever. Okay, no, connect mo. Iko-connect ko para sa'yo. Para sa mga andito pa. Okay. Hindi nga bawal eh. Bahala ka rin. Pero para mapabuti ka, maghihanda ka pag dumating yon, matalino ka na, mature ka na, marunong ka rin kumilates ng baka ano pala yun, reprobate pala yun, baka psychopath pala yan. Di ba? Kung totoo yung sinasabi ni Bad. O, magsibing tayo. Ayaw mo, tadyakan kita dyan. Ako, sira ulo po yun. Oo. Oh, ba't mo gagawin yung una? Hindi rin effective yun. Hindi effective yun, ha? Shad, ano na tayo ngayon? Adult material, no? Pero hindi rin tama, hindi masaya, hindi maganda. At actually, pag nalaman yun, isa yung sa mga sign na... Kaya again, naalala ko tuloy. Kaya pala, ganun pala, masyadong, alam mo yun, masyadong dati, parang, basta, alam nyo ba, ganyan, ganyan. Oh, nakakatuwa naman, kaso parang okay eh. Ngayon, napapag-connect-connect ko na rin. Si Budots. Asa na ba ako? Yan, so nangyari, nakita na ni ng mga Hudyo, kaya iba naniwala eh. Ang bihira to si Paul. Kaya ganyan po yan eh, sabi sa inyo. Hanapin nyo yung likod ng Diyos na totoo. Pag nakita nyo na, huwag yun ang pakawalan. Hindi yan, ano, rare yan. Sabi niya, nakapasang totoo yun. Hindi yan basta-basta. Na nakapag-produce ang isang church na ganyan, tapos mag-reproduce ulit yan. Hindi yan basta-basta. Kaya yun, nakakita sila ng guest speaker nila, si Paul, ang galing nito, naniwala iba-iba. Hindi! Kasi hindi nakikinig. So ito na po yung ating, pang ilan na ba? Pangatlo. Ito na yung ano eh. Anong ginawa ni Paul ngayon? Anong gagawin natin pag soul winning tayo, ayaw makinig? O pag naligtas na, sila sabihan mo, huwag gawin to, gawin mo to, mag-church ka, huwag kang mag-boyfriend muna, huwag kang mag-TikTok, huwag mag-ML. Anong gagawin natin? Dahil alam natin na hindi na tayo sakop yun, sasabihin natin, pabayaan na natin. Pero yung mga makikinig pa sa atin, explain natin sa kanila. Kaya ganun po ginawa ni Paul, no? Kaya sabi niya dyan, when they agreed not among themselves, they parted, so nag-iwalay na, walang problema. Kaya sabi dyan, after that Paul had spoken one word, well spake the Holy Ghost by Isaias the prophet unto our fathers. So na-realize niya. Kasi nga, expertise yan doon, maliwanag yung paliwanag niya. Eh, syempre, ba't hindi nakinig itong mga to? Kaya sinabi niya, naalala niya, nabasa niya sa Isaiah. So, saan nga ba to? Tinignan ko sa Isaiah kasi hindi eksaktong quote. Pero yung quote dito sa Matthew, saka sa Hebrews, iisa lang. Sabi po dito, saying, go unto these people and say, hearing ye shall hear, and shall not understand, and seeing ye shall see, and not perceive. So, tinutukoy ito sa mga Hudyo. May mga klase ng tao, nasabihan mo man, nakita nila, hindi nila nakita. Ha? Parang nakita nila, hindi nakita. Ibig sabihin, parang wala. Narinig nila, hindi nila narinig. Ibig sabihin, hindi sila nakinig. Di ba? At naintindihan nila, nakita nila, hindi nila nakita. Parang either nabaliwala, kinalimutan, nireject, dinismiss. Ganyan po yan eh. For their heart, ito na yung dahilan, for the heart of these people is wax gross. So ito, apply natin sa sarili natin. Kaya pala kahit mga ligtas na, tumitigas pa yung puso, hindi nakikinig, parang hindi nakinig, parang hindi natuto. Hindi na sensitive, hindi na recipient. Hindi na tinatanggap yung dapat tanggapin kasi pag sinabing gross, parang kumapal. Tanongin mo yung kapatid mo, makapal ka ba? Pero sabi yung puso. So kaya sabi nga sa inyo, ang hirap mag-preach ng sigaw-sigaw, di ba? Aral, sigaw, deliver, basa. Tingnan ko pa rin kung sino tutunan sa inyo. Ipa-follow po pa ulit yun. Napakahirap minsan eh, nakakapagod.
Hindi lang nakakapagod yung magsalita, nakakapagod mag-isip, mag-pray, mag-evaluate. Ito daw pala yung doon, yung kanilang puso, fatty liver na yun, yung sa heart. Hindi na nakikinig, hindi na sensitive. Kalus. May marami ng kalyo. Kahit narinig niya, okay, narinig ko, so what? Eh, masama pala yun. Hindi naman. Ay, maganda pala, gawin natin yun, oh. Soul winning, oh. Aralin natin. Eh, kaya na lang. Eh, sabi dito, hindi sinabi pa rin, pero sinabi po sa Isaiah, kaya daw, kaya ang sabi ng si Jesus, kung naalala nyo, parable siya ng parable, eh. Sa halip na explain niya ng maayos, hindi sa lahat niya na-explain. So kasi alam niya na. Yun ang pagkakaiba natin kay Jesus. Si Jesus alam niya kasi lahat, eh. Kaya huwag ka rin magtaka bakit yung ibang tao hindi na binibigyan ng panahon. Dito sa atin, ganun. Pag nakita ko follow up, malamig, ayaw mo, huwag. Focus ako dito sa maayos. Amen? Amen. Kasi yung sila yung deserving na lalo matuto, lalo pang matuto. Lumago, gamitin ng Diyos, magpalain. Yung iba ayaw. Okay, bye-bye. Kaya kung hindi naman bye-bye, dyan ka lang, sideline ka lang. Ayaw mo, eh. So, yun. So, hindi sila makakonvert, sila may heal. And then, be it known therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles and that they will hear it. So, dito medyo kinumpara na po yung klase ng tao. Hudyo, Gentile. Hindi sinabing walang Gentiles na maliligtas. Ang sabi dito, yung majority ng effort ni Paul, alam nyo, nakita naman natin, eh, doon na siya sa Gentiles. Ayaw nyo, bahala kayo. Tigas ng ulo, ba't ako magsasaya ng oras sa inyo? Ng effort sa inyo, ito yung receptive. Diba, dito na lang ako. Ang hirap ng ganun, diba? Pasto, bakit mo tinawalag? Wala ka mga awa. Hindi mo sila mag-pray, hindi mo sila tutulungan. Tapos na, eh. Hanggang doon na lang tayo. So, wala. Kung ayaw, wag. Next, ano na tayo? Next step. Focus tayo sa maayos. Sila, babalik. Tingnan natin kung magbabago. Itulungan natin. Depende sa kanilang response nga. Makikita mo yung nagsisi, di ba? Makikita yung ayaw. At kahit sa atin, ha, pansinin nyo ako minsan, may mga tao akong di pinapansin. Sinachat ako. Yung Aprikano, ewan ko talaga yung sa Aprikano. Sabi ko, kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo na, tinatawagan ako. Ba't di mo sinasagot? Ewan ko sa'yo. Sino ka ba? Yung Aprikano, basta parang mga Pilipinong ewan din yan, eh. At yung mga kwento-kwento kasi ng mga Aprikano, gano'n, pinipirahan sila. Iba talaga, mga Kristiyano kasi mabait. E pag alam mo na, mapera, di yun. Napahiram. Sabi ko, ako, wala akong pera, bahala ka dyan. Sabi ko, why? Wala sagot. Hindi, blin ako na. Sino ka ba? Meron sa inyo, pag sinachat nyo, sinakausap nyo, hindi ka sinasagot. Ano yung sabihin nun? Bastos yun. Depende, ha? Ang Diyos minsan ganun, eh. Paano yan? Depende. Baka hindi kasi nakikinig. Yung dapat mo nalalaman, parang hindi mo naintindihan, hindi mo nalalaman, hindi mo na sinusunod. Okay? Lalo sa mga gobyerno, ganun din. Nakalagay na, window 1. After window 1, window 2. Magtatanong pa rin yan. No? Saan mo ba dito yung ano? Paano ako magganyan? Di ka ba nagbasa? Eh paano ko ang dami-dami? Nakita nyo naman kung may pila sa gobyerno dati. Hindi ka papansinin nung kahit kayo ay alam mo na obligasyon namin sa pag-ibig doon. Nakailang ano, taon ako doon, eh. Mga ganyan pa yun, eh. Sinabi nyo lang ganito gawin mo, ayaw mo, eh. Ano ka, isa tabaho, ganun din. Ba't di ka sumasagot? Eh, kasi sinabi na nga, ito yung pamantayan, ito yung procedure. Hindi ka dumadaan, dumidiretso ka sa ano. Hindi dapat. Masyado ko pa espesyal. Iba doon, tatawagan ka talaga. Ngayon, kung talagang importante, ganun, tawagan mo, importante. Eh hindi, kilala ka na yung mga nilalapit mo, hindi importante. Bahala ka sa buhay mo. Gaganunin ka talaga. Hindi nyo, baka sa church, ganun. Magtanong ka, bakit di ka pinapansin? Diba? Kahit obligasyon yung pansinin ka, di ka pinapansin.
Ang Diyos, ganun din. Pastor, pray ako ng pray talaga, yumaman ako, ba di ako yumayaman? Kaya, di mo alam. Kasi sinabi niya, magtrabaho, magsipag, magtapat. Ba't kaya di ako pina... Ah, di ka nakikinig eh. Isang ganun, may taong hindi nakinig. Ayaw pakinggan, namimili, pinipilit yung gusto nila. Kaya tapusin na natin to. Kaya actually, tapos na pala, no? Yun na, kaya yun yung ending ng mga, yung mga nanapalataya kay Paul, alam nyo na, hindi na sinasabihin dito. Eh, yung mga natuluan, si Timothy, lumaguyog, ginamit ng Diyos. Yung mga, ayoko nyo, hindi naman natagan yan, eh. Mag-iisipin, parang tama siya na, pero pag sinabi yung tama siya, mapahiya tayo. Eh, gumawa lang tayo na sarili natin. Ano? Ganyan ang Hudyo, ganyan yung mga ibang religion, di ba? Yung maniniwala ako ba yung Jehovah's Witness, false witness daw? Mga saksi ni Russell. Kasi hindi nyo kilala ko si Russell. Kaya nag-iisip ako ng ano, sino bang ano yan? Si Russell kasi ang nag-ano yan. Ayokong gamitin yung Jehovah kasi yun talaga pangalan ng Diyos. Yung saksi na ano yun, saksi ni Batman na. Saksi ni Robin. Pero ibang walang langit impyerno, saan mo kinuha yun? Inalis nila, pinipili nila yung gusto lang nila, yung convenient lang. Ganon din yung mga Kristiyano eh. Convenient sa akin, linggo lang. Okay naman yun, at least meron ka, di ba, linggo. Eh, Bible quiz na, ayoko na yan. Di ba? Convenient lang, pag may kainan, okay yan, yung swimming. Sino sasama? Uy, nag-participate ako, basta. Kita mo naman, ako ay talagang... Ano ako eh, sa basta church, ano ako eh. May salwating tayo daw, ah. Walang narinig. Mainit eh, yung blessing naman kahapon. Ang init mo kahapon, sabi ko. Matulog na lang kaya tayo. Sige lang, hindi yan. Ba, nakasando ako, nakasando lang. Yung pinuntahan namin, lamig. Dahil puno eh, hindi yung sarap. Unlimited time kami. Eh mukhang masungit pa. Tumanggap pa rin. Masungit-sungit. Ako din masungit. Okay, tapusin na natin dito. Yan. So another point na sabi dito, and great reasoning with the among selves. Alam mo yung mga... Di yung kahapon na naman eh, no? Yung kahapon, katatapos ko pa lang, tinatawag yung iba. Uy, si Dante, may kausap na pastor. Ano pinag-usapan nila? Hindi, sige, punta ako. Minsan kaya wala nangyayari, puro reasoning lang. Salit na mag-soul winning na lang. Yung importante pag-usapan, kahit mga baptist, ha? Kaya sabi ko sa, kilala ko ba siya? Yung mga sikat kilala ko, pero iba, di ko kilala kasi di ako madalas dyan, eh. Natrabaho kasi ako, soul winning. Lang pakilami sa mga chismisan. Sinong sikat at sinong kalyado ng gobyerno dyan. Wala kang pakialam dyan eh. Yeah, tapos na. So, makikinig ba kayo? Yung tanong. Katulad ng mga Hudyo na nakinig kay Paul, nagpakababa sila. So, tama si Paul ah. Kasi pastor, mali yan. Di patunayan mo, pwede naman yun eh. Ano mali ni pastor? Eh, may mga bata po pastor na... Kaya nga ako, hindi ko makakalimutan, grade 6 pa lang. Yung pinakamagang ano namin sa batch namin, grade 6 pa lang, boyfriend, girlfriend na. O, yung pala, pastor, alam mo naman pala eh. O, tanong sa akin, nasa na yun? O, naghiwalay sila, nag-asawa, naghiwalay ulit. Ano siya, obese? Una-una sila, ano? Aga na, gusto mo pa yun? Lalo pag mga seryosong usapan, o, kamusta yun, ano? Ayun pala, nasolwin na. Buti nga, mabait ang Diyos sa kanya eh. Kaya nung una, ayoko na ituloy kasi kayo siya pang, ano, limang asawa niya ba yun o nagbibiro lang. Gusto mo ba ganun? Tatanungin ka, kamusta yung asawa mo? Sabi ko, ilang po anak niyo? Ay, wala po kaming anak. Sila, walang anak, pero may isa lang, may anak doon. Sakit ako sa ulo. Gusto mo ganun o yung, ito yung anak ko, sinaga ko to, ito yung anak ko, ito pala yung aking una, ito yung aking pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim. Ang sarap nung ganun. Maayos yung pamilya niyo. Amen? Amen. Mas gusto sana. Kalooban ng Diyos. Yun ang pakinggan niyo. Ano yung makakabuti sa inyo. Yung mga hindi nakikinig, may ano nila sa kanila yun.
Kaya yung mga hindi naniniwala sa Diyos, church? Hindi mo alintindihan kung ano yun. Kaya hindi mo alam kung gugustuhin mo o hindi. Hindi mo alintindihan eh. Wala. Wala ka sa loop. Bigi ka ba? O, tanong nyo sa sarili nyo ngayon yan. Isipin nyo yung talagang laging inaano sa inyo. Sinasabi na hindi ka nakikinig. I-challenge sa inyo. Sabihan, sige, again, kung nag-ano ka na, kung nag-church ka na ng Sunday, how about other times? Hindi ka ba na i-challenge? Soul winning. Ano pa? Pagbibigay. Hindi mo masyadong inaano yung pagbibigay dito eh. Ito mga ito, hindi ko pinapalo pa eh. Diba, kahit paano, may trabaho na. Alam nyo ba yung pagbibigay? Tides? Nasa inyo na yon. 10% ng kinita nyo. Okay, hindi kayong paghahangaran. Magtatrabaho na lang ako. Para sa akin lang yan. Pero yan ay in-institute ng Panginoon para sa gawain niya. Maging maayos. Meron tayong pagkukuhaan. Ganun po nag-umpisa yan. Ano pa? Ano yung bagay na inaano mo? Iniiwasan mo. Di parang hindi ka nakikinig. Numisig na maaga. Magsipilyo, magano. Ang bihis na maayos. Mag-aral, ang totoong aral, hindi bulakbol, hindi... Kasi pag tinanong ka na kasi pa nag-aaral ka, doon mo na may enjoy yan eh. Kaya ayaw mo pag-usapan minsan pag-aaral, hindi mo inaaral eh, wala kang ano eh. Hindi mo gusto pag-usapan. Ganun din, ministry na ba? Wala ka sa ministry, pasingit-singit ka lang. Ayaw mo, boring sa'yo yung ministry kasi... Ayaw ko dyan, wala akong ano dyan eh. Lalo kang, salit mo mag-umpisa ka na ngayon, no? Ano pa? Games, ano pa? Forma, ano pa, kulit, ano pa, may masunod sa magulang, mga ganyan eh. Ano pa, ulit-ulit na tayo sa games, saka sa love life eh. Yun na kasi medyo ano talaga yan po. Kaya maraming kumikita rin dyan, yung mga ano ng ano eh, ng laman, no. Sismisan, okay, ano pa. Iba naman, sobrang hina ng utak natin minsan, dali natin yung ma-fake news. So, sa halip na, tulungan natin yung ating dapat tulungan sa paraan na korona. Minsan, kailangan mo isumbong eh. Diba? Kung alam mo yung ano ha, hindi naman sumbong-sumbong, hindi naman chismis eh. Ako, ayoko nga sana ng mga kwento. Pero may mga bagay, kailangan malaman. Basta pa doon, meron pa siyang ano doon eh, sa kanyang opisina eh. Ano siya nakalala ko doon, sabi doon, always keep your pastor informed. Nakalagay doon. Tama naman. Pero hindi lahat ng bagay again ha. Yung mga bagay hindi ko kailangan malaman ha. Nag-share kayo sa JC na ito pala yung kinain ko kanina. Masarap dito. Wala, bring up na lang. Okay, walang problema. Amen. Amen, nakikinig ba kayo? Bingi ka ba? Sinabi lang ano eh. Anong di pa ako ano eh. Contento eh. Ano pa? Isang example na lang. Maingay. Ano pa? Nilaikinig. Ano pa? Ano yung madalas pinupokpok sa atin? Na? Huwag makulit. Bagal kumilos. Bagal kumilos. Bagal kumilos. Tsaka yung schedule natin ha. Sabado, JJX. 5:30 dito, alis. Okay? Kasi mga traffic, mainit. Hindi makapagpahinga. Okay? Alisa mo. Mabagal kumilos. Umilis ka mabilis. Parang si... Alam niyo, slot? Mabagal kumilos. Sabi nila, yung slot daw, pag nalaglad yung anak niya, babayaan mo na yun. Babayaan niya na yun. Eh, sobrang bagal yun. Hindi ka na... Wala kang matapos. Kaya yung Bible reading nyo rin, tuwa ko iba eh. Kasi iba, isang chapter. Nasa Psalms ka na, dalawang chapter lang. Gano'n ka, eksi lang. pag sa Psalms, 30 chapter yon. Kasi ang eksi nun eh. Paulit-ulit pa. Ha? Kung 119, okay yun. Kasi mahaba yun eh. Ilan yon? Ilang verse yun? 176. Pwede na yon. Tsaka paulit-ulit lang yun, di ba? Basa lang naman. Ano pa yung mga dang kinukulit-kulit sa atin? Healthy sa pagkain. Yung mga minsan nag-ano tayo, di ba? Compromise. Compromise, di ba? Pero, ha?
Alagaan yung instrument, alagaan yung instrument. Huwag nyo babagsak, huwag nyo babagsak. Yung maingay, huwag kayong, baka may barya pa kayo dyan. Bad yung ano nyo, nabibilan nyo ng ano. Sa Lazada, bad yung, kahit matumba siya, hindi maingay. Yung parang, ano yun? Yung jelly, basta yung ano. Parang siyang pwedeng ganyan. Ito naman sa akin, nawawala lagi yung ano. But anyway. Huwag tayo magbingi-bingi yan, amen? Nakakabwisit pa din pag ikaw yung nagsasabi. Pag ikaw yung preacher, alam nyo, kahit mga pastor na discourage yan. Lagi ko nabanggit sa inyo, diba sa pastor, napansin ko, may panahon na talagang tinigilan niya na. At bayaan na natin sila. Samantalang ano mo yun, trabaho mo yun. Sabi kanina, Kristiyano daw sila, doktrina, hindi importante, pambira naman. Ano tinuturo nyo? Hindi lang siya yung Pentecost na nagsabi sa akin noon. Yung mga kasama namin dati sa college, yung kaibigan, mabait naman. So, bad lang uli, ay, ang doktrina, hindi importante yan. Nako, alam na kung saan pupunta to. Sintaksero. Matulog na maaga. Hindi naman gano'ng kaagang maaga. Ako, matulog ako. Pagpagod na ako, bahala na. Pagod na ako eh. Hindi na rin ang makapag-isip na maayos. Mabangga pa ako. Kanina, pagod. Hot, sundo. Buti maaga kayo kahapon. Kanina, medyo. Sana gano'n. Yung pagdating doon, okay na. Go on the go na. Kasi pare-pare naman tayo. Ano, diba? So, dito, medyo kung yung mga kailangan nyo ayusin, dito nyo gawin, memorize. Basa, pahinga, di ba? Malin, ano na. Okay, so, huwag magbigi-bingihan, amen? Amen. E paano pag nakikita na sa ibang tao yun? Ganun din. Yung pala hindi ko nakalimutan ang point, no? Nakalimutan ang point. Ano yun, sabi ko pala kanina, pag hindi mainig, bayaan mo na. Kausapin mo yung mga nakikinig. Amen. Ganun si Paul, ganun tayong tamay dapat. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na ito namin ang example ni Paul. Again, hindi siya perfect, but mga ginagawa niya, pwede namin tularan. Ito namin talaga ibang tao, dull of hearing, hindi na receptive. Malaman namin kung paano namin i-deal sila. Ngayon, kung kami naman po yung mga bagay, area ng buhay namin na kami matigas din ang ulo, hindi naikinig, mabagal, sumunod, parang hindi naikinig, hindi nakakaintindi, hindi naintindihan talaga. Dahil hindi nakafocus din, I pray, dahil ito yung importanteng bagay, bigyan namin ng time, bigyan namin ng effort pa rin para maintindihan mo dahil maintindihan. At ang sa mga bago dito, Lord, I pray na sila po ay mahalin nila yung katotohanan, salita, sila ay paggabay. And dahil iniwala po, katulad ng ginawa sa akin, may panahon sa lahat ng bagay, but importante yung mga importanteng bagay, yun ang mag-focus kami, doon mag-focus. Ibang bagay na hindi masyado, may time din kami dyan. But, ilagay namin sa proper place and timing yan. Kailangan po, Lord, again, maraming salamat sa fellowship, mga plano, Panginoon. Palaan niyo, Lord. Pastor Lito, Lord, sa kanyang karamdaman, kalagayan, Panginoon. I pray na siya makasama sa matagal na panahon. Anniversary, Panginoon, fellowship. Bigyan po siya ng lakas, biyaya, Panginoon. May anniversary, ganoon, yung soul winning seminar na maging blessing dito, Lord. Nakita namin iba kahit paano. Na-influence din, but I pray na maging accurate kami dito, Lord. Dahil ito may pagilikot sa inyo, ito yung ultimate service sa inyo, Panginoon. Dahil mahal yung kaluluwa, gusto yung maligtas. Therefore, lahat kami dapat ay maging mabuti, magaling, skilled, mapagmahal, masipag, Panginoon, matapat na soul winners. So, yun lang po, Lord. Again, mga salas magkain, maganda, Panginoon. Palayan niyo po ito, Lord. May isang fellowship, Panginoon. At palayan niyo din po yung mga taong naglilikod sa inyo, sumasama, kung dahil saan sumama, participate. Especially talaga nakikinig, nasa puso. Then, pinaplano na nila kung paano sila maglilikod. At talaga naglilikod kung kailangan kaya. Kailangan po, Lord, again, yung mga hadlang ay we pray na matuto kami paano na hindi dilto. Ngayon, mga atiwalag pa kayo, ay pwede na sila po yung gabayin niyo rin. Hindi na matuloy-tuloy sa kapahamakan. Matuto rin, Panginoon. Kailangan po, Lord, kaya manulatin. In Jesus' name we pray. Amen!